afternoon mga paps. So for today's video is itatakil ko sa inyo kung paano yung proper execution ng pag-compression testing. So papakita ko sa inyo kung paano gagawin, no? So ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung mga tools na gagamitin natin. So ito ah, papakita ko. So what do we have here is two mechanical tools na gagamitin. So first is the 16mm socket wrench. So basically sa mga motor natin, kadalasan yung size ng socket is 16. So ito, yan. Ito yung pantanggal niya, spark plug. Tapos yung pangalawa is the pinaka-important sa lahat. Ito, yan. Compression gauge o compression tester. So ito, ito yung gauge niya. Tapos yung mga socket, depende sa size. So usually ang gagamitin natin, dahil yung socket size ay yung thread size ng spark plug natin sa Mio, Mio Sporty kasi yung compression test natin, is 10mm. So ito yung gagamitin natin, 10mm millimeter na thread. So i-coconnect natin siya dito sa hose. Dito. Yan. Mamaya kakabit natin dun. Tatanggal pa naman tayo ng spark plug. Tapos ito. So i-check natin sa Mio, sa Mio Sporty, kung ilan yung compression gauge. So I think yung compression, yung compression ratio ng Mio Sporty is probably nasa 8.5 or 8. So dapat pag nasa 8, pag nasa 8 or lumag or nasa above 8 yung result ng compression test natin, is ibig sabihin goods pa yung makina. So kapag naman below 8 is siguro baka mahina na yung compression, or baka meron ng carbon build up kaya nagkakaroon ng singaw. So i-test na natin. So first natin gagawin is to remove this spark plug. So ayan, tinakbo ng motor is 20,463. So pangalawang palit na to ng spark plug. Every 10,000 kasi ako nagpapalit ng spark plug, yun yung recommendation ko talaga. Tigas. Yan. Ito yung spark plug ko, no? So okay naman yung sunog. 91 octane kasi yung ginagamit kong fuel eh. Try ko mag 95 kung gumanda ganda. Pero optimal na to eh, kasi ito yung settings ng stock, ano pa, stock carb. Halos stock pa lahat. Wala pang ginagalaw sa makina. Tapos sa carburetor, tapos sa pagtono. So stock pa. So ito, kakabit na natin. Sasalpak natin tong compression tester. So una natin gagawin is ipapasok tong 10mm socket thread dito sa spark plug. Spark plug socket. Yan. Ikutin nyo lang pa clockwise. Higpitan nyo para walang singaw. Pag mahigpit na, pag pakiramdam nyo na mahigpit na, so ito, isalpak nyo tong compression gauge dito sa hose. So may dalawang klase kung paano mag compression test nitong motor. So pwedeng sa electric start or sa kick start. Yan. Yung kick start dyan. Pero kung malakas naman yung starter motor ng motor nyo, kundi pa luma, so pwede naman dito sa electric start. So malakas naman battery, yung battery nito bago pa naman. So una natin gagawin is
itong throttle. So fully open to, no, fully open 360 degrees paikot. Yan, i-fully open nyo to. Yan, pagsagad na, tapos yan, i-on muna natin yung susi, hindi pa naka-on. Yan, pag naka-on na itong throttle, isasagad natin, open, tapos hold the brake and start. So ayan, umabot ng 8 PSI. Ilan ba? Nasa 8 eh. Siguro kung nasa 130 PSI. So okay pa. Malakas pa. Testingin natin ulit. Ayan, nasa 8. Malakas pa yung compression. Goods pa. So tanggalin na natin. So yun, so itong motor na to is maganda pa yung compression nya, napakaganda pa. So hindi pa kailangan ng engine refresh or top overhaul. Yan. So sasalpak natin yung bagong spark plug. So yung bagong kakabit nating spark plug is syempre yung original, yung stock. Pinaka-recommend, ito yung pinaka-recommend ng nakararami, lalo na ako, stock talaga. Ayan, CR6 HS8, sa lahat ng Mio, ito yung spark plug talaga, eh. Pinaka the best. Kakabit na natin. Medyo luma-luma naman na kasi yung ano, spark plug na tinanggal natin. Tumakbo na yun ng 10,000 eh. One click. So yun lamang po, no. So sana may natulungan ako, may naitulong ako sa inyo, sorry, may naitulong ako sa inyo sa ginawa ko, yung simple na pag-check ng compression ratio ng motor. So ito talaga pinaka-importante, eh. Dapat meron ka nito. So nabili ko lang to sa Shopee, nagkakahalaga ng I think 600 plus. So nasa description yung link, so pwede nyong i-check kung gusto nyong bumili ng itong compression tester. So hanggang dito na lamang tayo. So yun, good afternoon ulit and God bless. So thank you sa panunood and pag-support sa aking YouTube channel.